Hi guys, welcome back to my channel. And for today, magluluto tayo ng tulingan. Sinaing na tulingan / kinataang tulingan. Para sa mga sangkap, syempre nandiyan ang pangmalakasan nating isda. Sibuyas, bawang, paminta, ayan, durog, and then itong sukang tuba. Ayan, shoutout kay Nining Gladi at Tutiwarin, sa kanila daw ito galing. Next, asin, meron tayong MS, and then sugar, toyo, optional lang para pang kulay, and then mantika para maging mackerel ang lasa. So guys, gagamit tayo ng malinis na kaldero. So ilagay na natin ang isda. Ayan. So ilagay lang natin siya. Ganyan. Then, lagyan ng bawang. Ang sibuyas. Guys, optional lang yung sibuyas. Pero gusto ko kasi kompleto yung samya niya. Lagyan ng paminta. Ayan. Tapos tansyahin ang asin. Ayan. Ganyan. Tapos lagyan ng suka. For tip number 1, pakukuluan muna natin to gamit ang suka, yung inilagay natin kanina. At pag kumulo na, saka natin lalagyan ng tubig. At syempre, pagkatapos nito at nailagay na ang mga samya, takluban. For tip number 2, mas okay siyang lutuin sa kalan gamit ang uling na yari sa kahoy or sa bao kung meron kayo. So guys, apuyan na natin ang kalan. Unahin natin lagyan ng mga papel. And then, lagyan ng uling. Ipatong ang uling. Pagkatapos, ayusin ng maayos. And then, sindihan gamit ang panibagong papel at lighter para umapoy. Sindihan muli kasi may mga pagkakataong hindi talaga okay o sapat ang unang pagkakataon. Itong malakasang pumaypay. So guys, pwede nang ilagay ang kaldero at hayaang kumulo ang isdang nakalagay rito. Then add water. Add lang ng add ng water hanggang lumambot. Guys, more paypay. Just add a small amount of sugar para medyo sweet-sweetan. So yun guys, tapos na nating isain yung tulingan. Ngayon naman, gagataan na natin. Para sa mga sangkap, meron tayong sibuyas at bawang, sitaw, pechay, gata ng nyog, at ang ating sinaing na tulingan. At para sa kanyang lasa, gagamitin na natin itong pinakamano niya.
Yan, sabaw patis. Guys, dito na natin lulutuin sa gasol. At gagamit tayo ng kawali. Gaya ang gata. Pagkatapos, ilagay ang sibuyas at bawang. Haluin para magpantay ang kanyang kakaluto. Dagdagan ng konting tubig. Depende sa gusto niyong dami ng sabaw. Then, haluin. Ayan guys, so ayan. Haluluto na yung gata. Haluin ng may pagmamahal. Tutuin lang natin yung gata. Tapos, after nyan, ilalagay na natin yung isda. So guys, ilagay na natin ang isda. Ayan o, yan yung magpapalasa dyan. Yung pinakang patis niya kanina. Dip-dip lang natin para hindi siya maduro. Ayan. Isabay na rin natin yung sitaw kasi medyo matigas na eh. Para sabay lang sa pag tumambot. Takloban na natin. So yan guys, kumukulo na siya. Ayan. Natin itong kachay. At hintayin na natin maluto. So yun guys, kulong-kulo na siya. O, kung napapansin nyo, medyo luto na yung ating gulay. So yung tinikman ko na rin siya at tamang-tama lang yung kanyang alat at saka yung asin. Lang natin itong medyo maika at maluto yung mga gulay. And guys, dapat meron itong langok na siling haba. Kaso, bumagyo, kababagyo lang, wala ako nabiling sili sa palengke. So guys, tapos na nating lutuin ang sinaing slash ginataang tuldingan. So titikman na natin ngayon. Sarap siya. Siyempre ako nagluto. So tama lang yung kanyang alat, asim, yan. Tapos lasang-lasa mo yung gulay, saka yung gata. Kulang na lang ay kalin. Please comment down below sa mga Pinoy recipe na gusto nyong i-vlog ko. Like this video, don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel, and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga susunod kong mga video. Thank you!